The defense team of Chief Justice Renato Corona is holding a press conference right now. Let's listen in. That is a hanging question. So let's see what's going to happen on the floor later on. On your part, you will insist Article 1 first. Kung akong tatanungin, ako personal, no? Kasi we work as a team. Kung akong tatanungin mo, gusto ko 1, 2, 3. Because that was the manner by which it was presented. No? Pero yung, siyempre, iba yung paraan namin. Because we work as a team. Okay. So balik tayo kahapon sa isa nangyari kahapon? Ay, hindi naman po siguro. No? Kasi yung kahapon is ibang pagkakataon. Ngayon ay sinasabi nilang may testigo na sila. If you would recall, kaya nakansila yung kahapon was because walang testigo. Kung may testigo po yun, tumuloy yun. Kaya po napigilan ng Senate President yun. Dahil po doon. Haven't received any information for official information from the prosecution as to the order. Wala pa po. Wala pa po kami natatanggap. Will you demand for pari pong i-manifest natin. Okay. You will. Are you going to manifest for that later, sir? There's no need for a manifestation if this is taken up later during the impeachment proceedings. Because we have a right to know what order they want to follow. Pag-aralan kung sino mga witnesses na ipipresent pa lang nila later. Magre-request pa kasi you have 3 days, right? Diba? Okay. Are you going to ask the court for more time to study? Malalaman natin yan pag nagpresenta na ng testigo mamaya. Kasi sa ngayon, ini-speculate, we're speculating that they will. No, kung ngayon, kung tatanungin mo, sa regular na husgado, dapat po, bago mo ilatag ang iyong testigo, dapat preparado ka. You should be prepared for the witness. Otherwise, it's such a waste of time for the judges. And in this particular instance, our judges are our Senate senators. So they should be apprised or they should be informed. Dapat nalalaman nila kung ano ipipresinta. Hindi na lang po sa amin. Wag na po yung sa amin, no? Siyempre, gusto namin. Dapat alam namin. So we are able to defend the Chief Justice properly. But siyempre, ang mga senador, malaman din nila kung ano ipipresinta. Yun po. Sir, question. Dennis from Bomborante, Philippines. Kahapon ay pinagkukomento po ng Supreme Court within 15 days yun pong mga judges at iba pang mga justices. Do you think, sir, makaka-apekto po yun dun po sa pagpapaharap ng sa clerk of court na may hawak po ng salin ng Chief Justice? Ano po yung ano po yun? Pakiliwanagin niyo po ito. Ano po yung kahapong nangyari? Yung hinihingan po ng comment yung mga judges kung papayagan po na maisapubliko po yung salin ng mga justices. Ah, kinukomenta yun po. Yeah. Kasi sa ngayon, merong existing na en banc resolution na pinagbabawal ang mga justices na ilabas yung kanilang salin. At hindi lang to dahil kay Chief Justice Corona. Ito yung nandito na since 1989 pa. Kaya ngayon, bilang mga husgado, kailangan nilang sumunod sa batas at sa kanilang sariling en banc resolution na nandun na bago pa sila umupo sa pwesto. Kaya kailangan nila ngayon itong reviewin at ito yung isang gusto nilang tignan kung kailangan bang baguhin itong en banc resolution na nadatnan na nila. Kaya siguro sila pinagko-comment. So, do you think, ma'am, makaka-apekto po ito dito po sa proceedings? Tingin namin hindi. Kasi, syempre, meron tayong Senate impeachment proceedings na ang sinusunod ay ang Senate rules. At yung paglabas naman ng salin, mangyayari dito, hindi naman merong control din ng Senate kung ano yung mga ipapatawag nilang ebidensya at kailangang ilabas during the impeachment proceedings. Karagdagan po doon, no, sa sinasabi ng kasama ko na si Karen, yung salin, hindi naman po tayo nagugulat na meron naman kahit nga iba ata po sa inyo, may kopya na ng mga ito. Meron po yung mga ibang salin na nalaman ko nga po, even the past positions ng ating Chief Justice, meron na rin. Iba nga, na-upload na rin. Yun na mga po. Mm-mm. Good afternoon. I'm Alex Caldao pa, DCMM. Right now, ay wala pa kayong copy ng order o presentation ng ebidensya. Gayunman, masasabi po ba ninyo na ang defense panel ay handa alinman sa 8 articles of impeachment ang unahin o sa sisimulan? Naghanda naman ho yung defense team. Simula pa bago kahapon, naghanda naman sila Article 1 to 8. Ang problema lang yan, maging reasonable naman tayo.
bawat article na ipag-uusapan tuwing may trial, napakaraming kailangan aralin. So, in accordance to basic fairness, di ba? Dapat alam natin kung anong unahin. Since hindi sila nagsabi dati, hindi sila nagpasabi kung anong gusto nilang unahin, ang reasonable na interpretasyon ay susundin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dahil mahirap hulaan between 1 to 8 kung anong uunahin. So, kahit bahanda ang defense team sa lahat ng articles, mahirap maghanda para sa trial kung hindi mo alam aling article talaga yung pag-uusapan. And ito rin yung gustong ipahitid ng mga senator judges. One of the senator judges ay na-interview kanina ng ANC at sinabi niya na maybe ay pwedeng payagan yung surprise witnesses. Payag po ba kayo dito? Iyang bagay na yan ay ayaw naming harapin sa panahon na ito. Pero ginagalang namin kung anong magiging desisyon nila. Kasi yan ang prerogative naman nila yan eh. Ngayon, of course, meron kami mga remedyo at options ayon sa batas kung sakali man. Yung mga yan, isa lang rin naman ang senador na nakapagsabi niya. Maaring personal na opinion lamang niya yon. So, pag mag-decision, they decide, the presiding officer makes a decision, and if they object to, they could put a vote on the floor. Ganun po nangyayari po dyan. Magandang hapon po. Lemuel Rainier, DZS. Tanong ko lang po, kasi merong mga opinion na itutuloy ng prosecution team yung kanilang stand na yung supposed to be number 2 article ang uunahin ngayon. At yung mga iba pang articles ay pag-aaralan pa lang. So, ibig sabihin ba nito ay magpo-focus kayo dun sa tungkol da sa SALN at yung mga isusunod naman ay malamang pwede nyo sabihin na sa susunod na araw na lang. Yung tungkol sa SALN, handa naman silang i-discuss ito. Kung ito yung gustong pag-usapan ng prosecution sa ngayong araw na to. Pero, hindi nangangahulugan na hindi ipaglalaban ng defense team yung due process rights ni Chief Justice Corona. At ang final nilang verified complaint, yun nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at ngayon may bago na tayong trial date. Hanggang ngayon, hindi pa rin sa amin formal na sinasabi ng prosecution na Article 2 ang tatalakayin nila sa araw na ito. So, kung gusto nila sana na maging fair yung trial, sana magsabi sila talaga kung anong tatalakayin. Ma'am at sir, no? Ano pong pananaw nyo kasi na yung paring pinaka-perspective ano, doon sa nangyari nga kahapon ay hindi maipapatawag sa ngayon si Chief Justice Corona at ang kanyang pamilya dahil nga doon sa may kinalaman sa self-incrimination. Oh. So, ano po ang magiging direksyon ng inyong hakbang mamaya at siguro sa mga susunod na araw? In connection doon sa sinasabi mong pagpapatawag kay Chief Justice saka sa pamilya niya, maliwanag kahapon kung ano ng resolusyon ng ating Senado doon. Kami nagagalak na nagkaroon ng ganung resolusyon pero hindi nangangahulugan na in the future hindi namin siya pwedeng tawagin. Ang pinagbabawalan ng Senado ay tawagin sila ng umuusig. Tawagin sila ng umuusig para maging testigo. Yon ang hindi inaalaw ng konstitusyon at ang batas ng bayan. Pero kung kami, tatawagin namin siya, in his favor, nasa sa Chief Justice po yan. So, huwag niyo po niyong isip, ay, wala na. Ay, ganito, pinipigilan po. Walang pinipigilan po rito. Is the same principle applied to family? Alin po? Yung principle sinasabi niyo. Depende po. Depende po nga sa pamilya. Kasi, tandaan niyo po, ganito yan. Sa husgado po, ang supina, di ba? Ang supina ay maganda. That is a court process under Rule 21. Kaya alam po, pag present ka sa husgado, pwede ka pong patawag. So kung present ka doon, pwede kang patawag. That's your voluntary appearance. Yes po. Yung binabanggit niyo po kanina na pwedeng tawagin ninyo si... That is an option that we may consider po. Well, that is an option we could consider if we feel that that is necessary. Gusto ko lang idagdag na sa kasalukuyan, sa rules of evidence natin, ang asawa... Merong nakalagay doon na hindi sila pwedeng maging testigo for or against the husband. Yeah. Which means you cannot call on them, di ba? Yes. Ito yung sa wife. Oh. Oo. At sinusunod lang namin yung rules. Yes. Oo. Yun ang tinatawag na filial privilege, yun sa mga bata. Kaya rin nga sinabi ng Senate President kahapon, hindi pa pwede kasi huwag mo asahan ng anak mo magtestigo laban sa iyo. So that destroys the family. Ganun rin po. Yung asawa,
na magtestigo laban sa asawa. Yung lahat pong pinag-usapan is laban kay Chief Justice. Kaya kung voluntary po, iba pong usapan yon. Apo. Pero sa batas, hindi po pwede yun. Yung wife nga po, hindi pwede for or against, right? Yes. Yung children? Hindi rin po. For or against, yes. Sir, good afternoon. I'm Sally Bueno of DWIC. There are about 13 individuals na nasinampina ang impeachment court na posibleng humarap today. And then another batch, may 9 pa na pwedeng isabpina. Doon ba sa mga pinasabpina ng prosecution, meron kayong ino-oppose? Katotohanan po, may mga ilan dyan eh. Dahil kahapon lang, hindi pa namin nakikita. So makikita po natin yung mga buong pangalan maaaring later on. No, although meron na mga ibang lumulutang na pangalan na nanggagaling pa rin sa inyo, sa media. So, siguro mamaya malalaman namin kung ano ito. Pero kung tatanungin nyo, basta lang ba mag-o-oppose ang defense team? Hindi po ganun. Ayoko po naisipin ninyo that we are here to delay the process, na pag nag-object po kami, magdi-delay. Hindi po. Pag kami nag-object, is para mapabilis ang proseso. For example po, sinupina ang isang tao, wala naman dahilan para siya isupina. Hindi naman dapat siyang umupo sa witness stand. Bakit po natin sasayangin ang oras ng Senado? Ganun po yon. Sana po ganun na maging isipan po natin doon. Not that at any time that we give an objection, we make a manifestation, or we call the attention of the Senate, we would like to delay. We would like to expedite the process. Kasama po si BIR Commissioner Kim Hinares. Yun po ang narinig po namin. Actually, binanggit na ho ng impeachment court as spokesperson. Opo. So, hindi niya ino-oppose yun, sir? Well, malalaman po natin. Kasi ito ho, gaya po na sinabi namin, ang limitation namin is we tell you, we don't want to second-guess the Senate. Pero kung ano nangyayari, we'll try to explain it to you as spokespersons. Eh, sir, yung mga documents, kasi sa Pina do Sisteco, may mga documents din sila na pinasasubmit, like yung mga deed of sale, ako po, no? Kung pwede ko pong paliwanag sa inyo to, nasa Rule 21 po yan ng Rules of Court, yung supina na duces tecum. Pag pinadala po kasi yan, hindi pa rin namin naman nakikita. So we should have, you should be given an opportunity to examine the document. Kasi po nakalista, kung makikita nyo, di ba, nakalista po yan. Pag yan dinala yan, it is the duty of the lawyer to examine each and every document. Opo, hindi lang sa authenticity, titignan natin, ano ba to, in order ba to, ito ba tayo photocopy, ito ba yung original, ito ba yung permado, ito ba yung alteration, lahat pong yan. So huwag kayong magtataka kasi baka lang, kaya ako po, pagpatawad nyo po ako at nagpapaliwanag ako, kasi baka mamaya kasi, uy, sobra naman yan, bakit pati yung firma pinakikilaman, bakit yung may konting, ganun po kasi ang batas. Iyan ay ang patunay na pinoprotektahan ng batas ang karapatan ng isang party sa husgado. Sir, clarify ko lang sir yung statement yung kanina na that's an option na ipatawag nyo bilang witness ng defense si Chief Justice. Okay. So as we speak now, may initial discussion na ba and has he expressed willingness to face as your witness? Iyan po ay tatapatin ko pa kayo, is a matter of strategy. So hindi po namin, alam nyo naman po kayo, hindi po ba? Okay. Attorney, follow-up lang po, Christina Mendez from Philippine Star. Mm-hmm. If and when ipatawag nyo si Justice Corona or any member of his family, mawi-waive ba yung rights niya dahil may ruling na rin yung chair na hindi siya pwedeng ipatawag? At one point pumunta sila sa impeachment court, pwede na ba silang ipatawag all throughout? Hindi waiver yun ng right against self-incrimination kung yung defense, yung nagpatawag sa kanya. Yung right against self-incrimination, nag-a-apply ho yan kapag yung prosecution ang nagpatawag sa kanya. Yung isa ring iniiwasan dito ay yung sitwasyon na nag-file na nga sila ng complaint, ang assumption dyan ay dahil malakas na ebidensya nila laban sa kanya. Ayaw natin ng pagkakataon, yun yung ayaw ng batas, yung mangyari na magpa-file ka ng complaint sa akusado para lamang kumuha ng mga ebidensya galing sa kanya. Yan yung tinatawag na fishing expedition. Namimingwit lang sila ng ebidensya dahil wala pala silang ebidensya galing sa kanya. Tapos po, dahil nakusa, kung makukusa ng pumunta sa impeachment court, pwede na rin siyang tanungin ng prosecution si CJ kung sakali sa or member ng pamilya. Pwede siyang tanungin, but it's subject to certain limitations. Adya pa rin self-incrimination, pag yung pamilya nandyan, subject pa rin sa marital privilege, filial privilege. Okay. Siguro po hanggang dito na lang muna, dahil tinatawag na po kami, kailangan namin mag-briefing. Okay. Sir, can the clerk of court of Supreme Court legally refuse to produce the salen? Ay, hindi na po natin masasagot yan.
Ayon sa clerk of court, sinabi ko na po kanina, pinaliwanag ko, personal po yan eh. Personal po na desisyon niya yan. O, hanggang dito na lang po muna kami ha. Salamat po. Thank maraming you. Salamat. And we've just been watching a press conference of the defense panel. 13 witnesses expected to show up today at the impeachment trial, day three of the impeachment trial. The witnesses that are expected to show up today are expected to discuss or provide information about the Chief Justice's properties.